Usapan po natin, very common na sakit, almoranas, anal fissure, may sugat sa puwet, constipation, pagtitibi, at pag-iwas sa colon cancer. Ang dami may ganitong sakit, dami nagtatanong sa amin. So, papakita natin, isa-isahin natin na ito ang almoranas. Dok Lisa, focus natin. Bali, ito yung sa puwet natin, ito yung lumalabas. Dito lumalabas ang dumi natin. So, pag nakafocus yan, ang almoranas, lumalabas na ugat. Yan. Ito yung early stage. Pag laging matigas ang dumi natin, lagi tayong nakaupo, lumalabas yung almoranas yan. May ugat na yan, may dugo yan sa loob. Tapos pwede lumabas sa puwet. Nakakapana natin yan. May nakausli na. At pag ang dumi mo matigas, pag dumimi ka ng matigas, paglabas ng matigas na dumi, magagasgas tong ugat na may dugo, dudugo. Yan, paglabas, dudugo. Yan ang almoranas. So, ano ang mga factors? Paano mo malalaman? Titingnan ang kulay ng dumi. Ito yung possible na kulay ng dumi. Ang ayaw natin pag may dugo, red blood. Pag red blood, possible na almoranas. Pero possible din na colon cancer. Kaya hindi natin masasabi kung colon cancer o almoranas. Mamaya i-explain ko. Kasi base nga sa sintomas, hindi agad masasabi. Pero mas common ang almoranas. Kaya unahin natin to. Kung almoranas, ang cause nito, constipation, buntis, overweight, kaya bawas overweight, laging nakaupo, kaya dapat tatayo-tayo. Pag mahina ka kumain ng gulay at prutas, mababa ka, low fiber diet, mas mataas ang risk for hemorrhoids, pati colon cancer tataas. Laging sumasakit ang tiyan. Ang gamutan talaga sa hemorrhoids, almoranas, hindi siya talaga tableta eh. Pag maliit naman, hindi inooperan. Kung malaki yung almoranas, merong ibang, may mga surgeon, meron silang mga rubber band, kaya nila putulin, kaya nila ayusin, kung malala na. Pero kung karamihan ng cases, makukuha naman ng natural remedy lang. So gagawin natin, kakain tayo ng maraming prutas, maraming gulay, pag inom ng maraming tubig, ang goal natin, lumambot ang dumi. Pag ang dumi natin, sobrang tigas, masusugat. Pag sobra naman lambot ang dumi natin, hindi rin maganda, mahapdi rin sa puwet. So dapat tamang-tama lang yung lambot para more malambot para paglabas, hindi masusugat. Kung masusugat man, konti lang. Ano yung mga pagkain kailangan kainin para sa almorana, sa anal fissure, at para lumambot ang dumi, sabihin ko na, sa mga prutas, letter P, lima to eh. Pakwan, nakakalambot ng dumi, papaya, prunes, pinya, peras or pears. Sa gulay, patola, green leafy, kangkong, pechay, okra. Yan, pwede yan. Mga pampalambot talaga yan. Gano'ng karaming kinakain? Sa pruta, siguro mo, tansyahin mo, 1 cup, 2 cups. Sa gulay, mga 2 cups din. Pag sinobrahan mo nitong prutas at gulay, pwede ka magtae. Pag kulang naman, titigas. So, dapat tamang-tama lang yung dami. Ina-adjust ko yan lagi. Bukod sa almoranas na nakakapa, minsan hindi masakit yung almoranas eh. Meron ding sakit na tinatawag na anal fissure. Ito, pwedeng may almoranas, pwedeng walang almoranas, pero tingnan nyo po, oh, may sugat, may hiwa. Ang hapdi po nito, ang hapdi-hapdi nito. Alam na alam ni Doktor. Anal fissure, you know, may sugat siya, may punit. Bakit napupunit? Number one, kung sobra laki yung dumi, laging constipated, napupunit. At meron din naman yung mga tinatawag na tight sphincter. May taong tight yung muscle sa puwet. Siguro sobrang stress o sobrang nervous, laging naka-close. Kaya dahil saradong-sarado siya, kahit yung dumi hindi ganun kalaki, napupunit na. Napupunit na. Ayun, pag napunit ito, napakasakit. At anong gamutan dito? Sa almoranas and anal fissure, isang ginagawa ko, pwedeng kumuha ng KY jelly o anong mga gel na pampadulas. Or yung sa akin, KY jelly. Tapos nilalagay mo dito. Pag dudumi ka, lagay mo dito sa puwet mo yung KY jelly, papasok mo konti. Papasok naman siya, medyo malamig. So kahit papano, merong nakadikit dito, naka-layer na pampadulas. Kahit medyo matigas ang dumi, hindi niya magagasgas agad.
Tapos ang tip ko pa, pag dudumi kayo kung may almoranas at anal fissure, napakasakit nito, dahan-dahan lang. Okay? Pwedeng lakad-lakad muna, konting exercise para gumalaw-galaw siya. Tapos yung pagdumi, huwag mo bibiglain. Alam ko yung iba binibigla, di ba? Lalabas na, biglang labas. Kasi kung sobra laki ng dumi, biglang nilabas mo, mapupunit eh. Pwede mo hayaan yung gravity, unti-unti, ano lang, upo lang, konting ire, konting pigil, konting ire, para unti-unti bumaba lang siya. Unti-unti. Kung malaki yung dumi, minsan napipisa siya eh. Unti-unti, kung kaya mo ipisa para lumabas siya ng hindi nasusugat. Kung masusugat man, konti lang. May time na pag binigla mo, parang bahala na, bibiglain ko. Pag binigla mo minsan, biglang nawawarak. Pag nawarak, makita mo yung toilet bowl, daming dugo. Nakatakot eh. So, kung matigas man, konti-konti. Tapos hihinga malalim. Hinga malalim, dahan-dahan. Hinga, deep breathing, tapos yan. Kasi nagawa mo na yung gulay, yung prutas, yung paglabas na lang, dahan-dahan nilagyan mo na rin ng KY jelly. Bukod dito, exercise, inom na maraming tubig, high fiber diet, at merong unan na donut. Kung may anal fissure, napakasakit. So, ayaw natin yung cilian yung matigas. Kailangan may unan. Parang ganito, Dok Lisa, may unan. Hindi pwede masyadong matigas. Dagdag gamutan sa almoranas and anal fissure. Yan, inom na maraming tubig. Dahan-dahan pag dumi, maganda, may regular time. Kung overweight, magpapapayat. Huwag laging nakaupo, dapat may exercise. Tayo, upo, palit-palit, lose weight. Malinis lagi ang puwetan para hindi mag-infection. Huwag lagi nakaupo, malambot ang upuan. High fiber diet, inuulit ko, yun talaga ang pinakagamutan. Iwas alak, sigarilyo, at mamantikang pagkain. Ngayon, pag may dumi sa bowel, di ba? Yung almoranas and anal fissure, gagaling naman yan eh. Kadalasan gagaling. Pero ang kinakatakot natin, lagi natin kinakatakot, ay possible din kasi ng pag dumi na may dugo, colon cancer. Marami na mamatay sa colon cancer. Sa top 3 killers yan. Yung star ng Black Panther, batang-bata, 40s pa lang, namatay ng colon cancer. So, sino nagkaka-colon cancer? About 40, 50 years old. May family, may lahi sa pamilya na may cancer at hindi nag-exercise, hindi kumakain ng prutas at gulay, higher risk for colon cancer, overweight, alak at sigarilyo, mas mataas ang risk for colon cancer. Ano ang sintomas? May iba, may bleeding sa pagdumi, namamayat, pero hindi mo talaga mahulaan talaga base sa sintomas lang. Hindi mo pwede sabihin, Dok, may dugo ako sa dumi, anong gamot agad? Malamang almoranas, malamang anal fissure, pero may small chance na baka colon cancer. Pag na-miss ito, pag nakaligtaan ito ng doktor, nakamamatay. So, ang recommended, basta may dugo sa pagdumi, lalo na kung medyo may edad na, may risk factor, ay colonoscopy. Naglalagay ng isang probe na sisilip yung buong large intestine. Kung almoranas lang ba, may polyp ba, o may colon cancer. Pero ito kasi recommended sa 50 and above, medyo mahal, hindi naman delikado. Kaya lang medyo mahal siya at karamihan sa ating kababayan dito magagawa. Pero kung may pera, mas maganda magawa to. Ngayon, anong gagawin natin shortcut? Kung hindi natin magagawa to, takot tayo magka-colon cancer. Pag dumi natin may dugo, anong magagawa natin? Gawin na lang natin yung pinaka-shortcut na ito po. So, kumain ng maraming prutas, pakwan, papaya, prunes, pinya, peras, sinabi ko na, maraming gulay, patola, pecha, okra, kangkong, malunggay, kung anumang gulay sa luyot, kung anumang gulay gusto nyo. So, pag mataas tayo sa prutas at gulay at tubig, bababa ang risk for cancer by 3 to 10%. Ito lang magagawa eh. Kainin nyo to, dasal, wala tayong pera pang check-up, pang colonoscopy. At kung meron man tayong almoranas and anal fissure, gagaling din yan sa tamang pag... So, sana nakatulong tong video natin. Maraming salamat.